Kagabi ay tayo nag-share sa inyo ng about ang topic po natin, the assurance of salvation. Tayo po ay natapos doon at abangan nyo po sa bukas sapagkat ito po ay naka-premiere. So alas 12 ng tanghali, ito po ay magpi-play sa YouTube. So sa umaga pong ito, ako po ay magdagdag muli ng isang topic patungkol po sa ating series na kung saan ay ang series natin ay about na kung saan ay ating tatalakayin sa buong linggo na ito, ating siguro ating isi-series ang about Christian foundation na kung saan ay paano ba magkaroon ng foundation ang isang tao na gustong magbago, gustong magbalik loob sa Panginoon at ayusin ang kanyang buhay. Maring nagsasawa na siya sa kanyang buhay na kung saan ay walang patutunguhan, palaging walang destinasyon ang buhay, palaging malungkot, palaging may sakuna, at palaging hindi munawaan kung anong nangyayari sa kanyang buhay. So, this is the message, this is yours. So, kagabi, ulitin ko aking tinalakay about assurance of salvation. So, pagkatapos po maligtas ang isang tao, kailangan po niyang mag-proceed sa pangalawang proceed na kung saan ay kailangan magbasa ng banal na kasulatan, bumili ka ng Bible, at magbasa ng banal na kasulatan. So, akin pong kukunin ang isang talata na nakasulat sa Mateo chapter 4 verse 4 na ang sabi ay ganito, "But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So, sa umaga pong ito, ating binasa ang Mateo chapter 4 verse 4. What is Bible? Okay? The Bible is composed of the Old Testament and the New Testament. The Old Testament is contains of 39 books. And the New Testament is containing of 27 books. So, in the total, 39 plus 27 is 66 books. Okay? Behind this box, or behind the box, is a person. The central person from the beginning to the end is Jesus Christ. Ang nilalaman po ng Old Testament together with the New Testament ay walang iba ang nilalaman nito kundi patungkol sa ating Panginoon Hesus Kristo. Na kung saan ay papano ba ang Panginoon Hesus Kristo ipinanganak sa New Testament at kung papano ba sa Old Testament ay nagkaroon ng maraming comparison na kung saan ay kailangan ipapanganak ang ating Panginoon si Kristo. The Bible, God's Word, and God is, and God in His Word. Okay? Ulitin ko, the Bible, God's Word, and God in His Word. God's Word is a vital to our growth as a Christian like a daily food we eat. Kung tayo po ay kumakain ng tatlong araw o tatlong beses isang araw, ay ganun din po dapat ang ating espiritu, ang ating spiritual life. Kailangan po nito na para lumakas, para po ay makumbat ang mga problema, ang mga tukso na kung saan ay siya palagi nating na-encounter araw-araw. And Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkus sa salita ng Diyos na mumutawi sa kanyang mga labi. Okay. Search the scriptures, God promised to bless those who search. James chapter 1 verse 22 and Revelation chapter 1 verse 3. Na kung saan ay kung sino man ang nagsisearch at nagnanais na matuto sa salita ng Diyos ay matatagpuan ang Panginoon. They need to hear the preaching of God's word. Ang isang tao na kung saan ay matapos mag-decide na sumunod sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at sarili niyang tagapagligtas at hindi pa niya lubos maunawaan ang ano ba ang kahulugan ng pagiging ligtas o ang salvation,
ay kailangan po natin na makinig palagi sa nangangaral ng salita ng Diyos. At faith comes from the hearing of the Word of God, Romans chapter 10 verse 17. Ang panampalataya ay bunga ng pakikinig, at makapakinig lamang tayo kung may mangaral patungkol sa ating Panginoon Hesukristo. Sapagkat ang pananampalataya ay unti-unting itinatanim sa ating isip at sa ating puso. Hindi po yun nabibigla, sapagkat tayo po ay nabuhay o namumuhay sa isang napakaraming katuruan, lalo na kung galing tayo ng province, ay wala pong may nangangaral ng tama ang salita ng Diyos doon. Kundi kung ano lamang ang narinig sa natin, kung ano lamang ang mga tradisyon na ating kinamulatan, ay akala natin yun na yun. Sabagat hindi naman talaga nanggagaling sa banal na kasulatan. That's why Jesus Christ, when Jesus Christ ay nangaral siya at nag-start siya kanyang ministry, ganun na lamang ang kanyang habilin sa mga disciples nang sabi, "Go ye and preach the gospel to the whole world." Hindi lamang sa buong Israel, kundi ang sabi niya, sa buong mundo, para maibalita, mailaganap ang kaligtasan na kung saan siya ang nais ng Diyos Ama. They need to study the Word of God. Kailangan po nating mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga makikita po natin na maging sa Bible school, maging sa kung secular na mga maging sa mga private school o sa mga churches, ay mayroon pong mga pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ay hindi nagsasawa ang mga Kristiyano upang ibahagi, upang mangaral ng salita ng Diyos. Study to show thyself approved to God. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang sabi, study to show thyself approved to God. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Search the scriptures and study the truth. Acts chapter 17 verse 11. Search the scriptures and study the truth. Kailangan po ay pag-aralan natin ang banal na kasulatan, ang mga scriptures to scriptures, para po malaman natin at doon tayo makakuha ng idea at malaman natin ang katotohanan. Sapagat without the Bible, without the Word of God, tayo po ay malilihis. Tayo po ay madadaya ni Satanas. That's why a lot of people na kung saan ay nalilihis ng landas. Maraming tao ang hindi naniniwala sa ating Panginoon Hesukristo. Maraming tao ang hindi naniniwala sa banal na kasulatan sapagat hindi po sila nagbabasa ng Bible. Hindi sila nagsasalita o hindi sila nagsisearch at nag-aaral ng salita ng Diyos. Matatagpuan lamang natin ang katotohanan ay sa banal na kasulatan. Teach, okay? Teach, reproof, correct, and training for the righteousness. 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Okay? Teach, reproof, correct, and training for righteousness. Ito po yung magagamit sa mga tao na kung saan ay nais na maglingkod sa Panginoon, sila ay huhubugin, sila ay nunurture ng salita ng Diyos, sila ay aaralin ng salita ng Diyos, at later on, sila ay pupwedeng mangaral at sila ay pupwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. They need to meditate the Word of God. After this, kailangan po nating magkaroon ng meditation o mag-meditate ng salita ng Diyos. Meditation goes hand in hand with studying God's Word. Ang meditation po ay habang tumatagal ka, nagkaroon ka ng meditation sa salita ng Diyos. Halimbawa, pagising mo sa umaga, timpla ka ng kape, upo ka doon sa isang lugar na tahimik at kuni lamang ng mga ibon ang iyong maririnig. At nakaupo ka doon sa table at lamisa, isang upuan, nakaupo ka roon. Matapos nag-meditate ka, nagbasa ka ng isang talata, binasa mo yung halimbawa, "In the beginning God's Word, and the Word was with God." So, iyo itong namnamin, iyo itong namnamin at iyo itong palawakin through the revelation of the Holy Spirit, at maunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng talatang iyon. Okay. Meditation help us to carefully apply God's Word. Joshua chapter 1 verse 8. Through the meditation,
maunawa natin kung anong plano ng Diyos sa ating buhay. Maunawa natin kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. That's why sa Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi, ay, Joshua, my servant Moses is died. So prepare these people because you the one to make, you become the leaders to cross River Jordan through the promised land. So, sa pamagitan ng Word of God, ay malalaman mo at mahuhubog mo at unti-unti kang magkakaroon ng kumpiyansa o confidence sa iyong buhay na through the Word of God ay ang Diyos pala ay palagi po natin kasama. Sa Word of God, sa salita ng Diyos ay palagi nagkakaroon ng revelation ng Diyos sa ating buhay. They need to memorize the Word of God. That's it. Memorizing the Word of God keeps us from sinning. Okay? Ito po ay makakaiwas tayo sa tukso at kasalanan. Memorizing is storing God's Word in our hearts. Kapag ang salita ng Diyos ay naka-input ito at naka-stored sa puso natin at sa ating isipan, kahit wala pong Bible, ay kaya nating mangaral, kaya nating magsalita, at kaya nating mag-share ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay dito na po sa ating puso at sa ating isipan, kahit na wala na pong Bible, ay ito ay kayang-kaya nating mangaral. Mayroon pong mga prophecy in the last days, talaga tutupo tayo, ang Bible ay mawawala. Ang Bible po ay mawawala, ang Bible ay susunugin, at ang Bible ay ipagbabawal. Ito po ay nangyari na sa ibang bansa. Subalit, kaya nga sinasabi, meditation is very important sa mga Kristiyano. At in the last days, atin pong tatalakayin nito, malawak po ang ating pag-aaral ngayon, gusto ko po i-share sa inyo, and in the last days, magkaroon po ng persecution. Sino mang tao ang nakitang nagbabasa ng Bible ay pahihirapan o dili kaya papatayin, sapagkat ipagbabawal ang salita ng Diyos. Subalit, mapalad ang sabi ng Bible, na kung saan ay kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyong puso, nasa iyong isipan, kahit nasunugin pa ipagbawal ang Bible, mayroon kang salita ng Diyos nasa iyong puso. Okay. When to read God's Word? Kailan po tayo magbasa ng banal na kasulatan? Day and night. Psalms chapter 1 o Awit chapter 1 verse 1 to 3. Araw at gabi. Halimbawa, yung routine po natin, sa umaga pagising, basa tayo ng salita ng Diyos. Pagdating ng tanghali, bago mag-kumain, ay basa ng salita ng Diyos. Pagdating ng gabi, basa ng salita ng Diyos. Ganun lang po, okay? During our quiet time. Okay? Kung tayo ay mayroon quiet time, ay napakaganda. What is quiet time? Quiet time is time to sit aside daily. Isinasit aside mo ang problema mo, isinasit aside mo ang mga routine mo, ang mga trabaho mo, at binibigyan mo ng quiet time ang buhay mo sa Panginoon. By you spend alone with God, ay nag-spend ka ng time sa Panginoon. A time with you can communicate with Him through prayers. Okay, that's why marami po, minsan nakakita tayo na may mga tao na nakusaan ay nananalangin sa Panginoon. To give thanks Him, praise Him, and fellowship with Him. It is also time to hear from Him through the reading and meditation of the Word of God. Sa pamagitan po ng quiet time, sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, doon po magkakaroon ka ng communication sa Diyos at ikaw at sa Diyos. Okay, how to read the Word of God in your quiet time? Number one, ask the Holy Spirit to speak you from the Word of Life. Psalms o John chapter 6 verse 33 and John chapter 16 verse 18. Having us believe that He will and expect Him to speak unto you. Okay, through that, kailangan ka manalig at ang Banal Espiritu Santo ay mangungusap sa iyo. When you come to verse, okay, from which the Lord is speaking you, be it command, be a challenge, be a warning, or even a promise, stop and think about it. Sa pagbabasa mo ng banal na kasulatan,
ay dito po ipapasok ang revelation sa iyo ng Diyos. Dito papasok ang pangungusap sa iyo ng Diyos. Dito papasok ang revelation ng Banal na Espiritu Santo sa iyong puso kung ano iyong gagawin. Halimbawa, mayroon kang minimiti sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos ay gawin mo ito, be alert ka, sapagkat sa pagbabasa mo ng Bible, dito papasok ang revelation ng Panginoon. I just want to share with you my good friend. Hindi po siya mayaman, hindi po siya mahirap. Katamtaman lang ang kanyang buhay. Galing po siya sa napakagandang pamilya. Pero nung time pong iyon, habang siya ay nag-decide na maglingkod sa Panginoon, ay tumagal na tumatagal, nag-decide siya na pumunta ng mga sa kabihasnan, sa bundok, at gusto niyang aralin ang mga taong doon na hindi pa nakakarating ang salita ni Diyos. Galit ang kanyang magulang, pero kalaunan, naunawaan ang kanyang mga magulang na ang kanyang ginagawa ay ito ay utos at ayon sa revelation ng Panginoon. So, mahalaga po na kung saan ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay sa ating buhay ay hindi po mawawala. So, dito po tayo magtatapos. Kagabi, sabi ko nga, ay tinalakan natin ang about assurance of salvation. Ngayon naman ay ating tinalakay kung ano ang kahalagahan ng Bible o ng salita ng Diyos. Okay. Kaya sa umagang ito ay patuloy po tayo na magsubaybay sa topic po natin ito, sapagkat marami pa po tayong na tatalakayin at marami pa po akong isishare sa inyo. The next sharing o ng part 3 ng ating topic ay about prayer. Dito naman po ay pag-aralan natin ang panalangin. Ano ba ang panalangin? Ang panalangin ba ay sinusulat mo na sa papel? Ang panalangin ba ay pinag-aralan mo na bago ka dumulog sa Panginoon? So atin po yan tatalakayin sa next topic po natin, prayer. So last night, tinalakay natin assurance of salvation. This morning, tinalakay natin the Word of God or the Bible. Thank you and see you next topic about prayer. Prayer is the most powerful and napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. God bless you and see you next topic.